So welcome back dito sa aking channel, and I'm your chef Nanay Melissa. And for today's episode, I'll be sharing to you yung mga brands na ginagamit ko for baking. First and foremost, hindi ako affiliate ng any brands na babanggitin ko, kaya sa mga brands, baka naman, yes. And kung ikaw susunod sa aking mga recipes, I suggest na pakicopy na lang din pati yung brand, dahil para alayan tayo at pares tayo ng magiging resulta pagdating sa mga output ng ating baking videos. So, let's get started! Floor. For the floor, I'm using wooden spoon ng Filmico. Yun talaga ang aking number one choice. Next! Bread floor. For the bread floor naman is, I'm using Wellington. Yun yung aking first choice. But kung ano yung available minsan, wala tayong choice pag hindi Wellington. Kasi pag Wellington, sobrang ganda ng texture niya and maputi-puti siya. Cake floor. For the cake floor, Filmico din and wooden spoon din siya. So available yan sa mga leading baking store. Next is third class floor. For the third class floor, alam ko hindi naman siya madalas ginagamit. Kaya kung ano lang yung available, pwedeng Baron, yung mga ganyan, iba-ibang brand. Kadalasan sa palengke ko lang naman din nabibili. Baking powder. For the baking powder, I'm using Calumet, and nabibili ko siya ng per 250 grams to 1 kilo. So, mas nakakatipid kayo doon. Available din siya sa mga groceries, yung mga maliliit na pack. Baking soda. For the baking soda naman is Arm & Hammer, kung may budget. But kung wala is, pwede na din yung mga Kings, yung mga ganyan, na available sa mga grocery. But personally, maganda kasi execution kapag yung medyo mahal na baking soda yung gamit. Sugar. For the sugar, I prefer Hermano. Eto siya. Nabibili siya sa mga Shopwise, sa mga Robinsons, ganyan. Ang gusto ko sa brand na to is kumpleto lahat ng kulay nila pagdating sa brown sugar. And so, yung white, very standard yan. Pwede din kung walang Hermano, Victoria, yung nabibili sa palengke. Pero sa brown sugar kasi, mas specific ako sa Hermano dahil yung kulay niya talaga. Next time, pag-usapan natin yan. Powder sugar. For the powder sugar, I'm using Peyo Trajo, yung 2 kilograms or 2 pounds packaging. Or basta yung malaking packaging nila. Or yung may Sugar King. Yan. Yan yung bago kasi. Yung Sugar King kasi medyo fine siya. And parang sifted na siya. So, medyo nababawasan yung trabaho natin. Next is salt. For the salt, alam ko, hindi naman importante. Basta salt. Pero I prefer McCormick. Yan. Or yung Fidel. Yun, mas available siya. Pero tingnan nyo yung parang medyo fine siya. Hindi siya yung sobrang powdery. Pero may texture siya na salt. Butter. Yes, next is for the butter. Meron akong episode ng butter. So, nandun sinabi ko na yung mga brands na ginagamit ko. Actually, depende kasi sa paggagamitan ng butter. I use different brands. Depende sa gagawin. Let's say, buttercream, kailangan ko na mas maputing butter. Let's say, pag bread, ibang butter, yung mas affordable. Yung mga ganun. So, do check my video. Lalagay ko sa description box yung link para ma-check nyo yung butter na ginagamit ko. Next is cream cheese. For the cream cheese, I'm using Magnolia cream cheese or Philadelphia. Pag medyo nakaangat-angat, may budget, dun tayo sa Philadelphia. Talaga namang sobrang sarap. Pero pag pangmaramihan or pangbenta, I'm using Magnolia. Okay din yung Swiss Valley, but mas may kick yung Magnolia pagdating sa cream cheese. May tamang-tamang lasa siya. Cocoa powder. For the cocoa powder or cocoa powder, depende yan kung paano nyo bibigkasin, I'm using Bensdorp. Ayan, yan talaga ang aking first and number one choice pagdating sa cocoa powder. But also, meron din yung mga, kung gusto mo na dark yung chocolate mo, you could use JB15. So, next time, we will talk about difference ng mga cocoa powder and how it affects your chocolate cakes. Next is vanilla. For the vanilla, for white vanilla or colorless vanilla, yung pinaka, yung parang maputi siya. Hindi siya actually maputi, parang yellowish din siya. I'm using Ferna vanilla. But for standard brown vanilla, I'm using yung Baker's Field. Ayan, kasi yung
Meron mga nabibiling na vanilla sa market. Preferably, ayoko silang gamitin kasi medyo siya, meron siyang strong odor na naiiwan sa cake. So, I mas gusto ko talaga yung Bakersfield pagdating sa vanilla. Flavorings. For the flavorings, Bakersfield pa rin kasi hindi lang siya flavor, meron na din siyang color and sobrang daming pagpipilian. So, name it, meron silang chocolate, may strawberry, may buko pandan, may mocha, may mango, kompleto siya. So, definitely Bakersfield tayo pagdating sa flavorings. Next is? Yeast. For the yeast, Eagle tayo. Ayan. The reason why Eagle is meron silang small packaging na available for home baking. Yung parang 11 grams packaging nila. Yun. Sobrang convenient nun. And also, Eagle is affordable. But, pwede naman kayong gumamit ng other industrial yeast kung ano yung gusto ninyo. But, kung seasonal baker lang kayo or bihira kayong mag-bake, mas maganda yung may konti lang na packaging. Next is? Cornstarch. For the cornstarch, hindi ako maselan. Kahit ano, pwede. Kasi based on my experience, pare-parehas lang din siya. So, I often go kung ano yung pinaka-cheapest, pinaka-mura. Kahit kadalasan sa mga baking store, meron dun unbranded. Okay na din yun. Next is? Oil. For the oil, I'm using vegetable oil. Ayan, nabubulol nga. I'm using UFC. Yun kasi yung pinaka-affordable. Also, I'm using Ellie. Depende sa inyo, but yun yung aking two options. I'm not using mga coconut oil kasi natutulog yun. Pangit yung pagdating sa baking. So, next is? Chocolate chip. For the chocolate chips, I'm using Beryl's. Yan, yun kasi yung size niya is saktong-sakto, hindi maliit, hindi malaki. Perfect na perfect for your cookies. And that's it for today's episode. Sana nagustuhan niyo itong video na ito. Kung meron akong mga brands or ingredients na nakalimutan at interesado kayong malaman, leave it in the comment box and I'll be happy to create part 2 ng ating mga brands or ingredients na ginagamit. If you wanted to know more about basic baking, meron kami mga previous video, go check the link on the description box below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, click subscribe and click the notification bell na din para lagi kang updated. That's it. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye!